Kabanata 821 hanggang 830. Ang mga salita ni Gina Jones ay agad na pinukaw ang galit ng mga tao sa paligid, at ang mga taong ito ay biglang napuno ng matuwid na galit. Bagaman ang lahat ay isang bilanggu, ang mga taong nasa mga detention center sa pangkalahatan ay hindi gumagawa ng malubhang krimen, at hindi rin sila labis na masisamang tao. Tikas na nakikiramay sila sa mga mahihina. Naririnig ang mga salita ni Ginang Wilson, at nakikita na may kulay abong buhok si Ginang Wilson, hindi nila mapigil ang paniwalaan ang kanyang mga salita. Bilang isang resulta, lahat agad na hinatulan sa galit. Kahit na ang isang matandang ina ay pinabayaan siya, ito ay isang pamilya ng mga hayop. Sino ang sasabihin hindi? Nakatira sa isang malaking villa na nagkakahalaga ng 100 milyon, ngunit tumanggi na bigyan ang lady kahit isang silid tulugan. Paano magkakaroon ng ganoong karimari-marim na tao? Panipi. Lady Wilson, huwag kang mag-alala, ang nasabing manugang ay papatayin ng kidlat maaga o huli. Ang lumang ginang. Wilson ay lumuha, salamat sa iyong pag-aalala at suporta. Hindi ko talaga inasahan ang masamang matandang babaeng ito na makakakilala ng maraming mabubuting tao rito. Panipi. Bumantong hininga si Gina Jones at sinabing, Lady Wilson, sabihin natin sa iyo na, kapag nakita kita, naiisip ko ang aking ina na namatay pagkatapos uminom ng gamot. Hindi madali para sa isang matandang guru. Mas mahirap pang makilala ang isang hindi pantay na manugang. Panipi. Tumango si matandang Ginang Wilson at sumigaw, Hoy, nakakulong ako ng 15 araw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kung lalabas ako makalipas ang 15 araw. Wala akong makakain o manirahan. Pagkatapos ng ilang buwan, baka magbayad ako. Kakasuhan ng korte. Panipi. Nagmamadali na sinabi ni Gina Jones, Lady Wilson, kung gayon maaari ka ring manatili sa detention center. Magkakaroon ka ng 3 pagkain sa oras bawat araw, kasama ang pagkain at tirahan. Hindi ba mas mahusay ito kaysa sa paglabas at pamumuhay sa kalye? Panipi. Nang marinig ito ni Ginang Wilson, parang desperado siya. Gusto ba talaga niyang mahulog sa detention center sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, ang matandang Ginang Wilson ay ligaw na sumigaw sa kanyang puso, hindi. Paano ko masasabi na ako rin ang pinuno ng pamilyang Wilson? Kung nabawasan ako sa mga pensiyon sa bilangguan, kung gayon lahat ng mga pinaghirapang mga mukha sa buhay na ito ay kailangang mawawala lahat bago ako mamatay. Panipi. Dapat maghanap ng pagkakataong tumayo. Tuldok. Sa sandaling ito, isang kotse ng pulisya ang huminto sa pintuan ng detention center. 2 opisyal ng pulisya ang pumasok sa detention center kasama ang isang babaeng walang gulo ang buhok. Ang babaeng ito ay si Elaine. Si Elaine ay nag-iisa na hinawakan ng pulisya, na may malamig na pusos sa kanyang mga kamay. Sa daan, umiyak na siya ng tuyong luha niya at namamaos ang lalamunan. Hindi niya pinangarap na ninakaw niya ang bank card ni Charlie, ngunit ginawang bilanggo ang mukha. Ayon sa opisyal ng pulisya, nahaharap siya ngayon sa walang katiyakan na pag-iingat at pagkulong. Hindi siya magsusumit ng isang pag-uusig sa mga taga-usig hanggang hindi maimbestigahan ang buong kadena ng transnational na krimen at ang iba pang mga sospek ay naaresto. Matapos ang pagsisimula ng pampublikong pag-uusig, ang korte ay magbubukas ng isang paglilitis at sa wakas ay magpasya kung ilang taon nito ay ibabatay sa kung ilang taon na ang buong kaso. Nagtanong si Elaine sa isang gulat kung siya ay napatunayang nagkasala sa krimen na ito, gaano katagal maaaring mangyari ang parusa. Sinabi sa kanya ng opisyal ng pulisya na ang pagtatangkang magdayos sa bangko gamit ang RMB 21.9 bilyon ay masasabing pinakamalaking kaso ng pandaraya sa mga dekada. Kahit na ito ay tinangka, ang kalikasan nito ay labis na masama, kaya't malamang na mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kung sakupin namin ang iyong kasabwat at kumuha ng higit pang katibayan, maaari ka ring pagbaril. Takot na takot si Elaine na halos hindi na siya maigi. Kinamumuhian niya hanggang sa mamatay si Charlie. Nais niyang kausapin ang kanyang anak na si Claire sa telepono kaagad, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na hiwalayan kaagad ang malaking sinungaling na si Charlie. Kabanata 822. Gayunpaman, sinabi ng opisyal ng pulisya na siya ay pinaghihinalaan na kasangkot sa isang pangunahing at mahalagang kaso.
Bago pahusgahan ang kaso, hindi siya maaaring makipagtagpo o makipag-ugnay sa mga miyembro ng kanyang pamilya, o kahit na kumuha ng isang abogado sa ngayon. Si Elaine ay puno ng puot sa kanyang puso, ngunit wala kahit saan upang maglabas. Matapos ipasok ang mataas na pader ng detention center, agad na dinala ng mga opisyal ng pulisya si Elaine upang dumaan sa mga pormalidad sa detention. Ang mga pamamaraan ay komplikado. Hindi lamang kailangan nilang kumuha ng litrato at i-verify ang kanyang katawan, kailangan ding haburin ang lahat ng mga damit at ibigay sa detention center, at pagkatapos ay palitan ng mga uniforme ng bilangguan at uniformeng pang-araw-araw na pangangailangan na ibinigay ng detention center. Nagpalit ng uniforme sa bilangguan si Elaine, at umalis na ang dalawang opisyal ng pulisya na nagpadala sa kanya. Mula ngayon, ang lahat tungkol sa kanya ay nasa ilalim ng pamamahala ng detention center. Isang babaeng gwardya ng bilangguan ang nagdala sa kanya sa bilangguan, at sa kanyang paglalakad, ipinakilala niya sa kanya tulad ng dati, ito ay isang selda na may 20 katao. Bumangon ng 6:00 ng umaga, patayay ng mga ilaw sa 10:00 ng gabi, at mayroong 3 pagkain sa isang araw. Kumain silang lahat sa kanilang sariling selda. Panipi. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Elaine at sinabi ng Blanco, gayunpaman, ang dami ng pagkain. Maaaring hindi ka makakain ng buo kasama ang iyong pangangatawan. Kung kailangan mo ng anumang pagkain o pang-araw-araw na pangangailangan, maaari mong hayaan ang iyong pamilya na ibigay ito sa iyo. Naniningil kami ng kaunting pera sa iyong pangalan, at pagkatapos ay makakabili ka ng mga bagay sa kantin sa loob. Panipi. Mabuti yan. Dali-dali na tinanong ni Elaine, paano ko makikipag-ugnay sa aking pamilya? Sa oras na ito, naalala ng babaeng gwardya ng bilangguan na nang ipadala ng pulisya si Elaine, ipinaliwanag niya ang kanyang mga gawain, kaya't sinabi niya na may malamig na mukha, halos nakalimutan ko, ikaw ay isang suspect sa isang pangunahing kasong kriminal at hindi makontak ang labas mundo sa ngayon kaya't kung wala kang sapat na makakain, isaalang-alang ito bilang isang dieta. Panipi. Nang marinig ito ni Elaine, biglang desperado ang kanyang puso. Bigla niyang naisip sa sandaling ito na ang matandang ginang Wilson at Wendy ay tila inilagay din sa detention center, hindi ba niya masasagasaan sila? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Ngunit di nagtagal ay nawala ang pag-igting. Hindi mahalaga kung makilala niya ang matandang ginang Wilson at Wendy. Ang matandang ginang Wilson ay isang masamang lady, at kung maglakas loob siya na pukawin siya, maaari niyang sipain ang kanyang kalahati ng buhay sa isang sipa. Tungkol kay Wendy, kahit na ang maliit na batang babae na ito ay bata pa, siya din ay isang maliit na batang babae na may 10 mga daliri na hindi hawakan ang araw. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay hindi maaaring magdala ng 2 lap sa mahjong table. Gusto talaga niyang magsimula sa sarili niya. Sapat na ang sampal sa mukha. Sa oras na ito, itinuro ng gwardya ng bilangguan ang cell na hindi gaanong kaharap at sinabi, Elaine, iyon ang cell 025, nandito ka mula ngayon. Nagmamadaling tumango si Elaine. Kasabay nito, sa cell 025, kumalma lamang ng kaunti si Ginang Wilson sa ilalim ng aliw ng lahat. Hindi niya talaga inaasahan na ang mga preso na ito sa cell ay makikiramay sa kanya ng sobra. Ang bawat isa ay nagtipon-tipon upang aliwin ang sarili sa isang salita o 2 na talagang naging komportable sa kanya. Ang kalagayan ni Wendy ay mas mahusay kaysa sa una siyang pagpasok sa detention center. Naramdaman niya na ang detention center ay dapat nakapareho ng sa pelikula. Mayroong lahat ng mga uri ng mga nananakot kahit saan sa detention center. Ang mga baguhan ay bububuli at mapahiya sa lahat ng uri ng mga bagay sa kanilang pagpasok. Hindi man sila nakakain ng pagkain, ngunit hindi niya inaasahan na masyadong mainit sa loob nito. Sa sandaling ito, may tumingin sa pintuan at sumigaw, narito ang isang bagong dating. Sa labas ng bakal na gate, binuksan ng babaeng bantay ng bilangguan ang selda kung nasaan ang matandang ginang Wilson, at itinulak si Elaine sa selda, sinasabing, pumasok ka at pagnilayan ito. Pagkapasok pa lang ni Elaine ay nagsara ulit ang pintuan ng bakal. Medyo kinakabahan siyang tumingin sa iba pang mga bilanggo sa selda at nalaman na lahat sila ay napapaligiran ng isang mas mababang bunk. Medyo nagulat pa rin siya, at sinabi sa sarili, bakit ang mga matandang babaeng ito ay nasa isang bilog.
Paano naman nakikinig ng kwento? Panipik. Sa oras na ito, ang matandang ginang Wilson, na napapalibutan ng karamihan, nakilala si Elaine sa isang sulyap. Nanginig siya kaagad sa pagkabigla, at pagkatapos ay sumigaw kasama si Canthus, Elaine. Shruka, mayroon ka ngayon. Kabanata 823. Nagulat si Elaine ng biglang boses. Sa pagtingin ng mas malapitan, lumabas na si Ginang. Wilson ay nakaupo na nakatuwad sa kama, na nakaturo sa kanya at nagmumura sa kalye. Hindi inaasahan ng matandang Ginang Wilson na makakaharap niya si Elaine sa detention center. Bukod dito, si Elaine ay nakasuot ng parehas na uniforme ng bilangguan na katulad niya sa detention center. Tila na siya ay naaresto dahil sa paggawa ng isang krimen. Matapos makita ni Elaine ang matandang ginang Wilson at Wendy, siya ay masyadong nabulabog. Hindi talaga niya inaasahan na inilagay talaga siya sa selda kung nasaan silang dalawa. Ngayon lang niya iniisip ang hindi paghihiwalay sa kanilang dalawa, ngunit hindi inaasahan na magiging malas. Kaya't dali-dali siyang sumigaw sa maliit na bintana ng bakal na gate habang ang gwardya ng bilangguan ay hindi malayo, kasamang gwardya ng bilangguan, maari mo ba akong palitan ng bagong selda? Ayokong mabuhay sa kanilang dalawa, panipik. Blanco ang sinabi ng gwardya ng bilangguan, sa palagay mo binuksan ng iyong bahay ang detention center. Maaari mo itong baguhin kung nais mo. Hindi mo nais na mabuhay sa isang cell. Huwag gumawa ng anumang krimen, bakit ka maaga dumating? Panipik. Nag-apura agad si Elaine, ipinaliwanag ko ito sa iyo. Ang bagay na iyon ay ganap na ginawa ng aking manugang na Robos. Wala itong kinalaman sa akin. Puntahan mo siya at bitawan mo ako, mangyaring. Panipik. Hindi pinansin ng gwardya ng bilangguan ang nagmamakaawang mga mata ni Elaine at sinabing, huwag kang magsalita ng labis na kalokohan, ayaw mong lumabas habang buhay. Matapos magsalita ay tumalikod na siya at umalis na. Pinanood ni Elaine ang likod ng kabilang panig na palayo ng palayo, at unti-unting lumubog ang kanyang puso. Ini siya ni Wendy sa oras na ito at sinabing, Elaine, tumipat ka lang sa Thompson First Class Villa, at hindi ka pa natutulog ng ilang sandali. Bakit ka napunta sa detention center? Ayon sa mga gwardya ng bilangguan, nakagawa ka pa rin ng isang malubhang krimen. Panipik. Binaling ni Elaine ang kanyang ulo at tiningnan ang lolo't lola at mga apo, at sumigaw na sawi sa kanyang puso, ngunit dinagdagal ay kumalma. Isang masamang lady, isang batang dilaw ang buhok, ano ang dapat matakot? Sa pag-iisip nito, malamig na humilik si Elaine, ano ang problema? Kayong dalawa lang ang nalagas at nais na makita akong nagbibiro. Kahit na pumasok ako sa detention center, may tao din ako na may villa sa labas, paano ka? May bahay ka pa sa labas. Hindi ba't minamaliit ko kayong dalawa, tulad ng inyong dalawa, kakailanganin mong mamatay sa gutom sa kalye kapag lumabas ka. Panipik. Galit na sigaw ni matandang ginang Wilson, Elaine, alam mo pa ba ang apelyido mo? Napakayabang mo sa detention center. Panipik. Anong problema? Masungit na sinabi ni Elaine, hindi ako mayabang sa isang araw o dalawa, hindi kami kumbinsido. Matapos magsalita, patuloy na ginamit ni Elaine ang kanyang lason na dila, at malamig na sinabi, pagkatapos mong lumabas, malamang na mamamatay ka sa gutom kung hindi ka nabubuhay ng 3 araw, ngunit hindi dapat mag-alala si Wendy tungkol dito. Sa anumang rate, ito ay isang dichotomy. Masusuportahan niya ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa kalye. Panipik. Biglang sumabog si Wendy, Elaine, ano ang pinagsasabi mo? Kinulot ni Elaine ang kanyang labi at sinabing, sinabi ko bang tatayo ka sa kalye, bakit? Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ano ang iyong sariling sitwasyon? Ano ang sitwasyon ni na Fredman at Barina, nais mong ipaalala ko sa iyo? Panipik. Ang matandang ginang Wilson ay nanginginig sa galit, sadyang sinulyapan niya si Gina Jones, pagkatapos ay itinuro kay Elaine at sinabi, Elaine. Ang aking pamilya Wilson ay may manugang na tulad mo, ito ay isang kahihiyan sa pamilya. Panipik. Pagkatapos niya ng pagsasalita, sumabog si Gina Jones sa tagiliran. Mabilis siyang tumayo, tinuro si Elaine at tinanong ang Lady Wilson, ito ba ang manugang mo na hindi naman bagay? Kabanata 824.
Nang makita na nakamit ang hangarin, napaluha si Ginang Wilson, sinampal ang kanyang mga binti, at humagulgol, "Ang buhay ko ay nagdurusa. Sa kasamaang palad ang aking pamilya, kasal sa gayong manugang, at pag-alitan ako ng kanyang ilong kapag malapit na akong mamatay." Panipi. Hindi kinaya ni Gina Jones nang umiyak ang Lady Wilson. Naalala niya ang kalunos-lunos na hitsura ng kanyang ina na ipinadala sa ospital pagkatapos uminom ng mga pestezidyo. Sa oras na iyon, hindi pa siya namatay, ngunit sinabi sa kanya ng doktor na dahil sa pagkuha ng maraming pestezidyo, ang kanyang baga ay hindi na maibalik na fibrotic, at hindi siya mailigtas. Sa oras na iyon, ang kanyang ina ay umiiyak ng ganito sa kama, at hindi mapigilan ni Gina Jones na umiyak tuwing naiisip niya ang eksenang iyon. Ngayon na pinilit ni Elaine ang Lady Wilson na maging ganito, at mas mayabang pa kaysa sa kanya bi at starred hipag, hindi makatiis ang galit sa kanyang puso. Agad siyang humakbang patungo kay Elaine, at malamig na sinabi, "Ikaw bi at starred. Hindi ba tinuruan ka ng iyong mga magulang na igalang ang iyong mga biyanan bago ka ikasal?" Panipi. Hindi napagtanto ni Elaine na narito si Gina upang gawin ito sa kanyang sarili, at nang marinig na itinuro niya sa sarili na igalang ang kanyang mga biyanan, bigla niyang sinabi na may paghamak, "Igalang ang mga biyanan. Niloloko mo ba ako? Kung ang isang biyanan ay nakahiga sa iyo, natatakot ako na patayin mo siya ng maaga." Panipi. Nang marinig ito ni Gina Jones, hindi niya maisip kung gaano kasuklam-suklam at pangit ang lumang Ginang Wilson. Galit na galit siya sa Elaine na ito. Hindi makapaghintay na suntukin siya hanggang sa mamatay. Kaya't siya ay sumugod kay Elaine, at pinalo ang kanyang ilong ng isang suntok. Sigaw ni Elaine at binasag ng suntok at naupo sa lupa. Si Gina Jones, ang malalaki na 5'3" makapal, ay direktang sumakay sa kanyang tiyan, hinayla ang kanyang buhok ng desperado sa isang kamay, at sinampal siya ng buong lakas gamit ang kabilang kamay, at isinumpa, "Papatayin ko ikaw ay hindi filial sa iyong ina sa batas. Papatayin kita." Sumigaw si Elaine nang siya ay binugbog, at lumabo, "Sino ka, bakit mo ako sinasaktan? Pinakiusapan ko kayo, Panipi." Sinumpa siya ni Gina Jones habang hinihimok siya, "Ikaw ay walang kahihiyang aso, inaabuso mo ang iyong biyanan at lahat ay pinaparusahan. Ginagawa mo ang daan para sa langit ngayon, Panipi." Nang makita si Elaine na binugbog, labis na nasa sabik si Ginang Wilson na siya ay nagsabi, "Mabilis. Tulungan mo ako, Panipi." Matapos magsalita, kinilig siya at tatayo na sana. Si Wendy at ang isa pang babae ay dali-dali siyang tinulungan at dinala kay Elaine. Ang matandang Ginang Wilson ay puno ng kaguluhan at kabastusan. Dumating siya kay Elaine at nasumpa siyang tuwang-tuwa, "Ikaw bi at starred, tingnan mo ako ngayon, Panipi." Matapos magsalita, agad niyang inabot at nag-iwan ng kaunting marka ng dugo sa mukha ni Elaine. Sumigaw si Elaine sa sakit, at sumigaw, "Tulong! Tulungan ang bantay sa bilangguan. Pagpatay, Panipi." Ang bantay ng bilangguan ay malayo na sa oras na ito. Si Gina Jones ay mabilis na nagwasak ng kanyang buhok, muling kumuha ng kamay, at pinisil sa pagitan ng kanyang mga daliri. Habang pinipisil ang mukha niya, ngini siya niya at sinabing, "Prison guard, ang patrol ay tapos na, at hindi na ito babalik sa loob ng isang oras. Tingnan kung paano ko papatayin ang iyong hindi pang aso na aso, Panipi." Naghihintay din si Wendy na ilabas ang kanyang tiyan, kaya tinaas niya ang paa niya at sinipa si Elaine, "Sinumpa, hindi ka ba magaling? Nakatira ka sa isang villa ng unang klase ng Thompson, hindi ka ba magaling? Alam mo, kung ganon, villa ng fiancé ko dati, bakit ka tumira at hinayaan akong mahulog sa kalye? Sisipain kita hanggang sa mamatay, Panipi." Si Elaine ay talagang maraming beses na pinalo, ngunit hindi pa siya napapalo ng napakasama. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkamuhi, ang tatlong taong ito ay simpleng nakikipaglaban hanggang sa mamatay, na walang iniiwan na pagmamahal. At di nagtagal ay sumali na rin ang ibang mga preso at inatake si Elaine. Mabilis na binugbog si Elaine at walang magandang lugar sa kanyang katawan, kaya't maaari lamang siyang umiyak sa kawalan ng pag-asa, "Nakikiusap ako sa iyo na huminto ka sa pamalo, mamamatay na ako." Sinampal siya ni Gina Jones sa mukha, "Okay lang kung makapagsalita siya. Hindi siya maaaring mamatay ng ilang sandali, magpatuloy lamang sa pagpindot.
Kabanata 825. Nang makaengkwentro si Elaine sa detention center, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Isaac. Kaagad na lumabas si Isaac sa online, sinabi niya, "Mr. Si Wade Elaine ay inilagay sa detention center, at isinaayos ko siya sa isang cell kasama ang Lady Wilson ng pamilyang Wilson at si Wendy ayon sa iyong kagustuhan." Panipi. Tinanong ni Charlie, "Kumusta ka na ba sa gwardiya ng bilangguan?" Sinabi ni Isaac, "Tinanong ko ang aking mga nasasakupan na kamustahin ang taong namamahala sa detention center. Walang mag-aalala tungkol sa kung anong pagpapahirap na dinaranas ni Elaine sa loob." Panipi. "Sige." Malamig na sinabi ni Charlie, "Hayaan mong maghirap siya rito." Nagmamadaling nagtanong si Isaac, "Mr. Wade, gusto mo ba akong mag-ayos ng ilang mga tao na papasok at gawin siya ng direkta? Kung ito ang kaso, hindi ka na niya magagawang pukawin pa." Panipi. Nag-atubili sandali si Charlie at sinabi, "Huwag kang mag-alala, tingnan ko kung paano umuunlad ang mga bagay." Para kay Charlie, inaasahan niyang mawala si Elaine sa mundo nila ni Claire mula ngayon. Bukod dito, naniniwala siya na si Jacob ay hindi lamang magkakaroon ng opinyon tungkol dito, sa kabaligtaran, tiyak na makakaramdam siya ng kaginhawaan. Gayunpaman, mahirap sabihin ni Claire. Batay sa pag-unawa sa kanya ni Charlie, siya ay isang napaka-filial at mapagmahal na babae. Kung biglang sumanga ang kanyang ina mula sa mundo, maaaring hindi niya ito mabitawan habang buhay. Sa makatuwid, inoobserbahan muna ni Charlie ang reaksyon ni Claire. Upang hindi mapakita kay Claire ang anumang bagay, nang pumunta siya sa supermarket sa hapon upang bumili ng gulay, bumili pa rin siya ng pagkain para sa apat na tao, at bumili din ng isang bagay na nais kumain ni Elaine. Gayunpaman, walang pagkakataon si Elaine na tikman ito. Kinuha ni Gina Jones ang isang pangkat ng mga tao at pinatay si Elaine hanggang sa mamatay. Nang makita na siya ay binugbog sa ulo ng baboy, pansamantalang binitawan niya ito, at mahigpit na nagbanta, "Sabihin sa iyo, huwag kang magsalita ng walang katuturan pagdating ng babala, kung hindi man magbabayad ka pa. Hahampasin kita, alam mo ba?" Paano naglakas loob na sabihin ni Elaine na hindi, nagmadali na tumango at sinabi, alam ko, hindi ako magsasalita ng kalokohan." Sa katunayan, ang iniisip ni Elaine sa kanyang puso ay ang mga bantay ng bilangguan kaagad na tumawag para sa tulong sa kanilang pagdating at ipinadala ang lahat ng B**Chase sa mga gwardiya ng bilangguan. Huwag isa-isip ito isa-isa. Narinig niya na kung ang isang bilanggu sa isang bilangguan ay nakikipaglaban, bibigyan sila ng karagdagang parusa. Nang umuwi si Charlie at nagsimulang magluto, oras na para sa hapunan sa detention center. Kung sa bagay, lahat ng oras sa detention center ay napakadisiplina, kumakain, matulog, at maagang babangon, kaya't kumakain sila ng maaga sa gabi. Nang dumating ang mga gwardiya ng bilangguan sa selda kung saan naroon si Elaine, ilang sandali matapos na mabugbog si Elaine, siya ay kinulong sa isang sulok. Wala siyang lakas na maupo, at walang magandang lugar na maupuan at baba. Napakapanghinayang nito. Ang bantay ng bilangguan ay binuksan ang pintuan ng selda at gaanong nagsabi, "Panahon na upang kumain." Pagkatapos lamang ng pagsasalita, si Elaine, na may asul na ilong at namamaga ang mukha, ay gumapang sa kanya at sumigaw, "Tumulong ang mga gwardiya ng bilangguan, mga bantay. Pinalo nila ako. Gusto nila akong patayin. Dapat mong parusahan sila ng husto." Panipi. Nakasimangot ang gwardiya ng bilangguan at tiningnan siya, na naaalala ang paliwanag mula sa pinuno, kaya diretso niyang itinuring siya bilang hangin, at patuloy na sinabi kay Gina Jones at iba pa, "Nagpadala ka ng dalawang tao mula sa iyong cell upang kumuha ng pagkain." Si Gina Jones ay medyo nag-alala nang makita niya ang reklamo ni Elaine, at natatakot na baka siya ay makulong, ngunit hindi niya inaasahan na babaliwala siya ng mga gwardiya ng bilangguan, kaya't gamaan ang loob niya at mabilis na inutusan ang dalawang kababaihan sa paligid niya at sinabi, "Kayong dalawa at ang mga gwardiya ng bilangguan pumunta kumuha ng pagkain." Okay. Dali-dali namang bumangon ang dalawa at pumunta sa gwardiya ng bilangguan. Ang bantay ng bilangguan ay sumenyas at sinabi, "Sumunod ka sa akin." Habang siya ay nagsasalita, niyakap ni Elaine ang kanyang binti at umiyak at sinabi, "Mangyaring palitan ako sa ibang cell, kung hindi ay papatayin nila ako." Kabanata 826.
Bumalik ang gwardya ng bilangguan, hinugot ang kanyang paa palabas, at sinabi sa dalawang tao na kukuha ng pagkain, bilisan mo. Nagmamadali ang dalawa sa harapan at sinundan ang mga gwardya palabas. Desperado si Elaine sa loob. Sa sandaling sarado ng mga gwardya ng bilangguan ang bakal na gate, si Gina Jones ay lumakad patungo kay Elaine na may isang madilim na mukha, napangiti ang kanyang mga ngipin at sinabi, ikaw ay mabait, maglakas loob na akusahan ako. Bumagsak si Elaine at sinabi, paumanhin, nalito ako sandali, patawarin mo ako sa oras na ito. Patawarin ka. Tinaas ni Gina Jones ang braso at sinampal. Si Elaine, na direktang gumuhit, ay nahihilo. Ang matandang ginang Wilson ay lumapit din sa panginginig, at napangisi siya ng kanyang mga ngipin at diretso na humakbang sa mga daliri ni Elaine. Isinumpo niya, mga bagay sa aso. Mukhang mas mababa ka pa rin ang binugbog. Teka, babayaran ko pa kayo. Kailangan kong manatili rito ng 15 araw, at mas magiging maganda ang pakiramdam mo sa loob ng 15 araw na ito. Panipi. Si Gina Jones sa tagiliran ay nagmamadali na nagsabi, Lady Wilson, mahirap na hatiin sa isang cell na may ganitong hindi pansarili bi at starred. Kung ako ay ikaw, tiyak na aatubili akong umalis sa 15 araw. Hindi ko na hinintay na bugbugin siya ng 5 o 6 beses araw-araw upang maibsan ang puot. Panipi. Paulit-ulit na tumango ang Lady Wilson at sinabing, kung matatalo ko siya araw-araw, hindi ko kayang umalis na maging matapat. Bumagsak si Elaine at lumabo, ma, patawarin mo lang ako. Kung hindi mo ako binatukan o hinayaan ang babaeng ito na saktan ako sa hinaharap, aayusin ko ang isang silid para sa iyo sa Thompson, okay? Panipi. Malamig na umuso ang Lady Wilson, bobo ka ba? Hindi mo alam kung gaano mo katagal manatili dito, paano mo ako aayusin? Panipi. Sinabi ni Elaine, susulat ako sa iyo ng 1 liham kapag umalis ka. Dalhin ito upang hanapin si Claire. Pagkatapos malalaman ni Claire kung ano ang nangyayari, at tiyak na papayagan kanyang manirahan. Panipi. Sumimangot ang Lady Wilson at tinanong, talaga? Talaga. Tumango si Elaine at umiyak, hindi mo alam kung ano ang babae mula kay Claire. Siya ang pinaka-filial. Kung sasabihin ko ito, siguradong sasang-ayon siya. Panipi. Biglang nag-alangan si Lady Wilson. Upang masabing napupuot kay Elaine, ito ay talagang higit pa sa puot, ang uri ng puot sa mga buto. Gayunpaman, ang tukso ng primera grade na villa ni Thompson ay medyo malaki din. Bukod dito, hindi pa rin alam ni Elaine kung hanggang kailan siya makukulong dito. Pagdating ng oras upang manirahan sa villa ng first grade ni Thompson na mag-isa, hindi ba magiging cool kung si Elaine ay nasa daan? Iniisip ito, handa nang sumang-ayon ang Lady Wilson. Kaya't sinabi niya kaagad, Elaine, maaari kang magsulat ng 1 sulat ngayon, at ay laluwas kita kapag natapos mong magsulat, at hindi na kita papatulan. Si Elaine ay matalino sa kanyang puso at nagsabi, Ma, huwag mo akong patulan sa hinaharap, dapat ko itong isinulat sa iyo sa araw na umalis ako. Ang Lady Wilson ay hindi nalito, at sinabi ng matalim, nais mo akong laruin. Kung papakawalan ko ito, kung hindi mo ito sinulat, hindi ba ako lalakoon mo? Panipi. Sumabog si Elaine, maaari akong manampo sa langit, susulat ako sa iyo. Malamig na humirit ang Lady Wilson, hindi ako naniniwala sa iyong panunumpa. Sa oras na ito, si Gina Jones sa gilid ay ngumiti at sinabi, Lady Wilson, hindi ba madali? Kung isinulat niya na ang lahat ay mabuti ngayon, ngunit kung hindi siya magsulat, talunin siya ng 10 beses at 20 beses sa 1 araw, sa palagay ko hindi siya makakakasulat. Tama. Panipi. Sumigaw si Elaine, hindi mo magagawa ito. Papatayin ako nito. Hindi ka magkakaroon ng mas mabuting buhay kung papatayin mo ako. Panipi. Umisi si Gina Jones at sinabi, huwag kang mag-alala, nakamamatay talaga ito. Itatali ko ang iyong mga sheet sa mga poste ng silid, at pagkatapos ay isabit ang iyong katawan. Sasabihin ko na nagpakamatay ka sa takot sa kasalanan. Kabanata 827. Sa ilang mga salita, tinakot ni Gina Jones si Elaine na halos mabasa ang kanyang pantalon. Hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Gina Jones, sapagkat si Gina Jones ay tila napakasungit, kaakibat ng katutuhanang hinampas niya siya ng napakalakas ngayon, agad itong naglagay ng psikolohikal na anino sa kanya.
Ang matandang ginang Wilson ay umasa kay Gina Jones upang suportahan ang kanyang sarili, kaya sinipa niya si Elaine at isinumpo, "Sumusulat ka ba o hindi sumusulat?" Nagpakawala si Elaine ng isang masakit na sigaw, at sinabing, "Sumulat ako. Maaari akong sumulat." Sinampal siya ulit ni Gina Jones at isinumpa, "Ikaw ay isang murang buto. Sabihin mong mabuti na hindi ka sumasang-ayon. Magiging matapat ka kung bugbugin kita. Panipi." Si Elaine ay napahamak at nagmamadaling lumabas, "Hindi mo sinabi sa akin ng maayos, gawin mo lang ito pagdating mo." Umisi si Gina Jones, itinaas ang kamay at malakas na sinampal, "Sinumpa, dare to talk back. Ikaw." Ang sampal na ito ay sinampal ang dalawang harap ng ngipin ni Elaine na pinakalaya. Naramdaman lamang ni Elaine na biglang bumagsak ang pangitaas na labi, at pagkatapos ay natunaw ang dugong amoy ng kanyang bibig. Ang dalawang ngipin ng pangitaas na panga sa harap ay pinalo sa bibig at halos lunukan ng mag-isa. Dali-daling niluwa niya ang mga ngipin sa kanyang bibig, tiningnan ang dalawang duguan sa harap ng ngipin, umiyak ng buong puso, "Pinapatay mo ako. Ayoko nang mabuhay pa. Panipi." Si Gina Jones ay umakyat at sumampal ng maraming beses, nagmumura, "Ano ang tawag mo?" "Ipinapakita ng buong detention center na malakas ang boses mo. Panipi." Si Elaine ay umiiyak ng desperado habang tinatakpan ang kanyang mukha, ngunit ang matandang ginang Wilson ay nanginginig sa kaba. Hinawakan niya ang buhok ni Elaine, mariinitong niyugyug, at isinumpa, "Bakit ka umiiyak? Sa unang baitang ng Thompson, hindi ka ba napakahusay? Bakit ka umiiyak sa oras na ito? Bakit hindi mo hinayaan na makita ng maraming mga bilanggo, anong uri ng paaralan ang mayroon ka, Horace Hilno? Isang vixen." Panipi. Nagmamadali ding sinabi ni Wendy sa lahat sa oras na ito, "Lahat, huwag kayong lokohin sa kanyang husay sa pag-arte. Ang taong ito ay matagal nang nabali sa buto, at siya ay isang pusong lobo bee at starred. Napakasamang sa kanyang biyanan at nakatira sa unang baitang ni Thompson. Hindi niya tinanggap ang biyanan na walang tahanan sa kanyang malaking villa. Ang pangunahing punto ay hindi siya bumili ng villa ng mag-isa. Ang manugang niya ang nagpaloko at nagloko sa kanya sa labas." Panipi. Ang lahat ay natigilan, at ang ilang mga tao ay sumigaw, "Ano ang ginagawa ng kanyang manugang? Paano niya malilin lang ang isang malaking villa?" Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Wendy, "Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa mo. Ang susi ay upang baguhin sa anumang normal na tao. Huwag mag-alala tungkol sa kung paano nakuha ng manugang ang malaking villa. May pagkakataon kang manirahan at magpasalamat sa manugang. Hindi siya. Araw-araw, pinipigilan niya ang kanyang anak na hiwalayan ang kanyang manugang. Sinabi mo, para sa ganitong uri ng hindi nagpapasalamat na vixen, ang pagpindot sa kanya ng ilang beses ay hindi katumbas ng paggawa ng mga bagay para sa kalangitan." Panipi. Tumanggo ulit ang lahat. Gayunpaman, kahit na paano nila ito marinig, iniisip nila na isang hayop si Elaine, kaya't gaano man kalubha ang laban niya, hindi niya matatanggal ang pagkamuhi na ito. Sa oras na ito, si Elaine ay maaari lamang umupo sa lupa at umiyak na ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, hindi naglakas loob na umimik. Sa oras na ito, itinapon sa kanya ni Gina Jones ang isang piraso ng papel at isang pluma, at malamig na sumigaw, "Sumulat ka agad, kung hindi ka mahusay magsulat, sasaktan kita." Napalunok lamang ni Elaine ang kanyang galit, kinuha ang panulat ng nanginginig, at nagsimulang magsulat sa papel. Matapos isulat ang liham, inagaw ito ng matandang ginang Wilson at tiningnan ang nilalaman. Nalaman niyang nasa sulat talaga si Elaine at hiniling kay Claire na lutasin ang silid para sa pamilya ng apat. Agad siyang nagmamalaki sa kanya at ngumiti, "Mabuti ito. Ngayon, 15 araw mamaya, wala kang pagkakataon na masiyahan sa produktong Thompson. Pupunta ako kasama si Noe, at masisiyahan sina Harold at Wendy para sa iyo. Dito ka lang." Nang maisip ni Elaine na maaaring manatili siya sa kulungan sa natitirang buhay niya, hindi niya mapigil ang hindi umiyak ng masaklap. Si Gina Jones ay sobrang naiinis, dumiretso siya at sinipa siya, at sinabi, "Bakit ka umiiyak? Sobrang nakakaasar." Hinawakan ni Elaine ang lugar kung saan siya sinipa, at tinanong, "Hindi mo ba sinabi na hindi mo ako sasaktan?" Tumango si Gina Jones at malamig na sinabi, "Sinabi ko, ngunit pinagsisisihan ko ito ngayon, hindi ba?
Nang marinig ito ni Elaine, kaagad siyang nanginginig sa kawalang hiyaan ni Gina Jones, at dali-dali na sinabi kay Ginang. Wilson, ma, ipinangako mo sa akin, hindi mo siya hahayaang hampasin niya ako pagkatapos kong isulat ang liham. Ano ang ipinangako ko sa iyo? Tiningnan siya ng lumang Ginang Wilson, nakakurot, kinurot ang loob ng kanyang braso gamit ang isang magaspang na matandang kamay, at isinumpa, hindi ka ba binubugbog? Maaaring hindi ka makalabas habang buhay. Magkakaroon ako ng pagkakataon na talunin ka sa susunod na 15 araw. Kabanata 828. Matapos ang pagsasalita, tinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ulit si Elaine, at malamig na sinabi, mula ng araw na gusto ka ni Jacob na pakasalan, nakita kita na hindi ka aya-aya ng mga mata. Naiinis ka sa akin sa loob ng maraming taon. Kailangan kong kumita ng sapat na pera. Panipi. Si Elaine ay tuluyan ng nasira. Hindi niya inaasahan na ang matandang Ginang Wilson ay magiging walang kahihiyan. Kung sasabihin mo ang anumang sinabi mo dati, babaguhin mo ang iyong opinyon. Gayunpaman, wala siyang kinalaman sa kanya ngayon. Kahit na dito ang Gina Jones, hindi siya naglakas loob na sabihin kahit isang salita ng hindi nasiyahan. Sa pag-iisip nito, si Elaine ay labis na nalungkot. At inaasahan lamang na ito ay isang bangungot at gisingin siya ng mas maaga. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang tao na lumabas upang kunin ang pagkain ay bumalik na may dalang dalawang malalaking plastic na basket. Nasa loob ang lahat ng mga kahonang tanghal iyan ng aluminyo na halwang metal ng magkakatulad na pagtutukoy, mga pinggan sa mesa, pati na rin ang bigas at pinggan ay nakapak sa loob, ang lahat ay eksaktong pareho. Pagpasok pa lang ng dalawa sa pintuan, may nagsaya, kain na tayo. Sa nasabing iyon, tumakbo siya at kumuha ng isang kahon ng pananghalian, pagkatapos ay binuksan ito at kumain ng masayang-masaya. Gina Jones ay nagutom din, kaya binalak niyang pakawalan pansamantala si Elaine at punan muna ang kanyang tiyan. Ang matandang Ginang Wilson at Wendy ay nagugutom din at nagugutom, at lumapit upang kumuha ng isang kahon para sa tanghalian. Pagbukas pa lang ni Wendy, nakita niya na may dalawang parisukat sa kahon ng pananghalian sa harapan niya. Ang isang parisukat ay para sa gulay at ang isa ay para sa bigas. Ang punto ay ang pinggan na ito, Wendy, mukhang pamilyar. May isang taong tuwang-tuwa na nagsabing, oh, kumain ng duck rack at pakuluan ng repolyo ngayong gabi. Ayos lang, panipi. Bumalik sa katinuan si Wendy, at nagtaka kung bakit pamilyar ang ulam na ito. Kakain lang pala kumain. Nang maisip niya ito, medyo naduwal ang pakiramdam niya. Ang tiyan na labis na nagugutom ay tila na puno ng sabay-sabay. Walang pakialam ang Lady Wilson, tinanong niya si Wendy habang kumakain, Wendy, bakit hindi ka kumain? Sumigaw si Wendy at sinabing, Lola, ano ang pinagkaiba nito sa ginawa mo sa tanghali? Sinabi ng matandang Ginang Wilson, mas mabuti kaysa sa luto ko. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtikim nito. Bamantong hininga si Wendy at sinabing, kung gayon sapat na ang lasa ko. Ipinaalala sa kanya ni Gina Jones, maliit na batang babae, napakahusay ng pagkain na ito. Kung hindi mo ito kinakain ngayon, maghihintay ka hanggang bukas ng umaga ng alas 7. Kung nagugutom ka sa gabi, maaari kang kumain ng walang hapunan. Panipi. Nagmamadali na tinanong ni Wendy, kung gayon maaari ba akong tumigil sa pagkain at kumain kapag nagugutom ako. Sinabi ni Gina Jones, tumatagal ng kalahating oras upang kumain, at makalipas ang kalahating oras may isang taong darating upang kolektahin ang mga pinggan sa mesa. Kung nais mong bilangin, maaari mo itong alisin kung hindi mo ito kinakain, maliban kung ibuhos mo ito sa iyong hugasan at maghintay hanggang sa gutom kang kumain kasama ang palanggana sa gabi. Panipi. Si Wendy ay nasira ng maraming mga taon, paano niya panindagan ito, hindi niya mapigil ang magretiro ng maisip niyang kumain sa palanggana, kaya't dali-dali niyang kinagat ang kanyang anit at sinabing, pagkatapos ay kukuha ako ng 2 kagat. Kabanata 829. Si Elaine, na binugbog at nabugbog, ay nagugutom na ng sobra na dinaikit ang dibdib sa kanyang likuran. Tanghali na, kakain lang ni Charlie, ngunit hindi siya nakakain ng kagat, at pagkatapos ay inaresto ng pulisya. Matapos ang paghuhugas ng buong hapon hanggang ngayon, kaakibat ng pagkabigla at pambubugbog, ang pisikal na pagkapagod ay napakalaki, kaya nagugutom ako.
Kaya't maingat siyang gumapang, kumuha ng isang kahonang pananghalian mula sa plastic na basket, at papunta na sa kanto upang kumain ng mag-isa. Biglang sumigaw sa kanya si Gina Jones, "Ano ang ginagawa mo?" Dali-daling sinabi ni Elaine, "Malaki. Big sister, gusto kong kumain ng pagkain." "Kumakain." Sigaw ni Gina Jones, "Ikaw B at start sino ang hindi pampilil sa kanyang biyanan, kahit may mukha na kainin." "Panipi." Ay, biglang nuzzle si Elaine, ngunit biglang hindi alam kung paano sagutin ang tanong ni Gina Jones. Sinaway ni Gina Jones ang hindi nasisiyahan sa ngayon, "Ano ako? Halika rito para sa akin." "Panipi." Napastagger lang si Elaine sa kanya, tumango at yumuko, at sinabing, "Ate, ano ang gusto mo?" Inagaw ni Gina Jones ang kahonang tanghalian sa kamay ni Elaine at malamig na sinabi, "Hindi ka karapat dapat kumain, umalis ka." Pagkarinig ni Elaine ito, umiyak siya at sinabing, "Ate, wala akong nakain sa umaga ngayon. Halos gutom na ako at mahilo na ngayon. Kailangan mong maawa sa akin at hayaan akong magkaroon ng 2 kagat." "Panipi. Kain." Nakangiting sinabi ni Gina Jones, "Ikaw ay isang tao na nakatira sa unang klase ng Thompson. Hindi ba nabawasan ang presyo ng ganitong klaseng pagkain?" "Panipi." Umiiyak si Elaine at sinabing, "Ate, nagugutom talaga ako. Mangyaring maging maawain at hayaan akong kumain ng 2 kagat. Hindi mo lamang ako mapapanood na mamatay sa gutom." "Panipi." Malamig na sinabi ni Gina Jones, "Huwag mag-alala, hindi ka mamamatay kung hindi ka kumakain ng 2 o 3 araw." Nagmakaawa si Elaine, "Ngunit nagugutom talaga ako." Naiinis na tanong ni Gina Jones, "Wala ka bang katapusan? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang umalis ka, at sabihin ang isa pang F**king na salita, maniwala o hindi ka papatayin ngayon." "Panipi." Tiningnan ni Elaine ang mabangis na hitsura ni Gina Jones, at nanginginig ang kanyang puso, at agad na lumuha ang luha ng hinain. Natatakot siyang talunin siya ulit ni Gina Jones, kaya't siya lamang ang nagtago sa sulok. Pinapanood si Gina Jones na kumakain ng sarili niyang pagkain na may kutsara ng kutsara. Tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok. Sa sandaling ito, naghahanda si Charlie ng hapunan sa malaking kusina ni Thompson. Nagkabalikan sina Claire at Elsa. Pagka-uwi ni Elsa sa bahay, nagmadali si Elsa sa kusina, sinasabing, "Oh, naparito ako sa bahay mo at nagdulot ng kaguluhan sa iyo. Hayaan mo akong tulungan ka sa maraming gawaing bahay." "Panipi." Matapos magsalita, pumasok siya sa kusina at nahiyang tinanong si Charlie, "Mayroon bang makakatulong sa akin?" Sinabi ni Charlie, "Kung wala kang tulong, maaari kang lumabas at manood ng TV kasama si Claire." "Ngunit ayokong manood ng TV." Nahihiyang sumagot si Elsa, "Gusto lang kitang tulungan, o ayos lang ako." Hindi alam ni Charlie kung ano ang iniisip niya, at nagmamadaling sinabi, "Hindi talaga ito kinakailangan. Sanay na akong magluto ng mag-isa. Maaari kang umupo at maghintay para sa hapunan." "Panipi." Habang nagsasalita, si Claire ay pumasok sa kusina at tinanong si Charlie, "Charlie, nakakita ka na ba ng ina?" Kabanata 830. "Hindi." Nagpanggap na nagulat si Charlie at tinanong, "Ano ang problema? Hindi pa nakabalik si nanay." "Panipi." "Hindi." Sinabi ni Claire, "Akala ko pupunta siya sa isang pagdiriwang kasama ang mga kaibigan, ngunit tinawag ako ng dati niyang kaibigan at sinabi na hindi pa siya nakakakontakt ni nanay mula hapon. Patuloy silang naghihintay sa kanya upang kumpirmahin ang pagkain. Ngunit wala silang mahanap. Tanong ko kay tatay. Sinabi ni tatay na hindi niya alam kung nasaan siya, kaya gusto kong tanungin ka." "Panipi." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Hindi ko talaga alam kung saan pupunta si nanay. Humingi siya sa akin ng pera sa tanghali, na nagsasabing siya ay kakain sa mga kaibigan, ngunit naisip ko, ang aking ama ay hindi namamahala sa pera ngayon, kaya't ito ay may pahintulot ni itay. Tumanggi si Papa na bigyan ako nito. Medyo nagalit pa si nanay." "Panipi." Nag-isipang tumango si Claire, at sinabi sa sarili, "Medyo kakaiba ito, wala siya sa bahay, at hindi nagpunta sa party kasama ang mga kaibigan. Saan siya pupunta?" Nagkibit-balikat si Charlie at sinabing, "Siguro nakakita siya ng lugar na maglaro ng mahjong, tama." Sinabi ni Claire, "Hindi iyan nangangahulugang naka-off ang telepono. Wala nang makakakontak. Hindi pa ako nagkakaroon noon."
Panipi. Paano kung mawala ng kuryente ang telepono? Sinabi ni Charlie, huwag mag-alala, ang ina ay nasa hustong gulang, kaya dapat niyang alagaan ang sarili niya. Bamantong hininga si Claire, bagaman siya ay nasa hustong gulang, ang kanyang estilo sa pag-arte ay hindi kasing ganda ng isang bata. Natatakot talaga ako na mapunta siya sa gulo kahit saan. Panipi. Nagulat na nagtanong si Elsa, hindi mahanap si Auntie. Oo. Nag-aalalang sinabi ni Claire, hindi nakalusot ang telepono. Matapos tanungin tungkol dito, wala pang nakakita sa kanya. Panipi. Sa oras na ito, sinubsob ni Jacob ang kanyang ulo, at nagtataka na nagtanong, bakit kayo pumasok sa kusina nang bumalik kayo? Sinabi ko rin na pumunta ka sa akin at uminom ng tsaa. Panipi. Tinanong siya ni Claire, itay, contact po ba kayo ni nanay? Bakit hindi siya late umuwi? Panipi. Nang marinig siya ni Jacob na nagtanong tungkol kay Elaine, malamig siyang humilik, at galit na sinabi, sino ang nakakaalam, pabayaan mo siya, marahil ay nasa problema tayo. Matapos malaman na nawala kay Elaine ang lahat ng pera sa bahay, hindi na maitago ang hindi kasiyahan ni Jacob kay Elaine. Sa mga nagdaang araw, nang makita niya si Elaine, naalala niya na ang lahat ng pera sa bahay ay nawala ng isang malinis na bagay, kaya't ginasto niyang lumabas na loko si Elaine, hindi nakikita at hindi gumugulo. Walang hirap na bamantong hininga si Claire, at sinabing, itay, alam ko na may ginawang mali si nanay, ngunit humingi na ng paumanhin si nanay, at alam niyang mali siya, kaya huwag ka nang magalit sa kanya. Paano kung napipilitan kang tumakas sa bahay? Panipi. Tumakas ka sa bahay. Mapang-asar ng inisya ni Jacob, at sinabi, kung talagang makakatakas siya sa bahay, pupunta ako sa Luohan Temple upang magsunog ng insenso at sambahin si Buddha ngayong gabi at pasalamatan ang Buddha. Pinakamainam kung maaari siyang maging katulad ni Horia, direkta mula sa mundong ito. Sumangga mula sa mundo, kaya't gamaan talaga ako. Panipi. Walang pakiramdam si Claire nang marinig ito. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay napakasama na naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, sinabi niya, itay, gaano man kalaking pagkakamali ang nagawa ni nanay, mahigit 20 taon kayong naglalakad ng magkasama. Hindi ba kayong magpatawad? Panipi. Kinawayan ni Jacob ang kanyang kamay, patawarin mo siya. Kung wala siya, hindi ko siya mapapatawad sa buhay na ito. Panipi. Matapos magsalita, inilagay ni Jacob ang kanyang mga kamay sa likuran niya at dahan-daang lumabas. Bamantong hininga si Claire at paulit-ulit na nag-atubiling bago sinabi kay Charlie, Charlie, alam mo maraming tao sa Oris Hill. Ang G. Orville ay tila may magandang relasyon sa iyo, maaari mo bang hilingin sa kanya na suriin ito? Mayroon bang nakakita kay nanay? Panipi. Sinabi ni Charlie, ang aking asawa, mga anak minsan ay lumalabas upang maglaro ng medyo huli. Isang hapon lang lumabas si nanay. Ano pa ang dapat ikabahala? Naglalaro siya ng mahjong at naupo sa mesa ng mahjong. Ang bilog ay hindi makakabangon, kung talagang nagpunta siya upang maglaro ng mga card sa isang tao, kahit na binago natin ang Oris Hill, maaaring hindi namin siya mahahanap. Panipi. Hinimas ni Claire ang kanyang mga labi at nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, kaya, kabanata 829 na oo probably maghintay tayo. Kung hindi siya babalik ng alas 10, tatawag ako sa pulisya. Panipi. Magulat sa pulisya. Awkward na sinabi ni Charlie, hindi ba? Ang pulisya ay madalas na abala, kaya huwag mo silang abalahin sa ganitong uri ng bagay. Panipi. Paano mo gagawin yon? Seryosong sinabi ni Claire, ang matandang tiyahin ay nawala at hindi na natagpuan. Paano kung ang aking ina ay kapareho niya? Kung hindi ko makita ang aking ina sa alas 10, o makipag-ugnay kay nanay, samahan mo lang ako sa istasyon ng pulisya.